Shoutout everybody! Boom boom! Kamusta tayo dyan mga ka-5-9? Welcome back ulit sa akin channel, mga mam, mga sir, saan mang dako ng mundo kayo, naroon! Saludo po sa inyo! Welcome back ulit mga ka-5-9 at ngayon meron tayong bibigyan ng isang namang malupit na reaction. Pet Malu talaga naman sa pagtulong si Sir Basil Manadil mga ka-5-9. Ito yung mga bagay kung bakit sa kabila ng mga pagtulong ng ginagawa ng mga vlogger na kilala natin, sila ni Ivana Alawi, Sir Rafi Tulpo, Sir Francis Leo Marcos, Basil Manadil, ay hindi talaga maiaalis yung mga taong negatibo. Siyempre mga ka-5 na yan, sabi nga nila, sa baterya, hindi aandar kung wala ang negatibo. Pero sa bungad pa lamang ng video na ito ngayon ni Mr. Basil Manadil mga ka-5-9 o mas kilala nating The Hungry Syrian Wanderer ay positive po siya mga ka-5-9 at napakaganda ng kanyang subject o na kanyang topic sa araw na yon ng kanyang pag-vlog mga ka-5-9, mga chuper ng jeepney. Alam naman natin mga ka-5-9 na kapag driver ka, hindi po madali ang trabahong driver. Ito po ay isa sa pinakamahirap na trabaho. Bukod sa ang mata mo, nakapokus sa daan, lahat ng parte ng katawan mo ay gumagana mula ulo hanggang paa. Ulo, sa mata, sa isip, sa kamay, kailangan kondisyon ng katawan mo para kondisyon ng pagmamaneho mo at kasama na rin yung kondisyon mo sa paa para sa pagtapak ng preno at hindi tayo maaksidente. Mga ka-5-9, napakaswerte ng mga chuper na ito mga ka-5-9. Ano? Napaka-bless nila sa araw na yan. Maswerte yung masasabi kong maswerte talaga yung mga nauna sa unang bahagi ng video ni Sir Basil Manadil kasi sila po yung mga medyo nabiyayaan ng medyo malaking halaga. Pero sa loob ng 100,000 mga ka-5-9, ilang chuper kaya ang kanyang nabahagian dito mga ka-5-9? Ilang chuper kaya ng jeepney ang nabahagian dito ni Mr. Basil Manadil mga ka-5-9? Ano? Ilan kaya yung mga nabigyan niya ng biyaya ng araw na yon? Hindi naman lahat makikita natin sa video na yon. Ang comment ko lang dito at ang aking reaksyon dito ay Sir Basil Manadil ay bakit mga chuper ang kanyang topic? Bakit mga chuper? Ito po ay simpleng pagsaludo, simpleng pagbigay pugay sa mga chuper natin, sa mga nagmamaneho natin. Simpleng pabuya, simpleng biyaya o simpleng ayuda, sabi nga niya, tawagin niyo na kung anong gusto niyo tawag, basta kailangan niyang tumulong sa mga driver na ito, sa mga chuper na ito. Napakasarap sa pakiramdam mga ka-5-9 at napakasarap panuurin ang mga vlog ni Sir Basil Manadil mga ka-5-9. Kaya lang, meron lang akong napansin, bakit kaya yung mga taong negatibo ay hindi nahaalis sa mga taong positibo? Nakita naman natin, akalain nyo po yun ha, napakaganda ng kanyang vlog, napakaganda ng pagtulong sa kapwa-tao, napakaganda ng kanyang niche sa kanyang YouTube, kundi humanitarian, pagtulong. Bakit hindi naiaalis yung mga negatibong tao? Ang sinasabi ko po mga negatibong tao ay yun po yung mga nagta-thumbs down. Kung sa bagay, hindi naman po siya mabibilang sa sinasabing bilang talaga kasi kakaunti lang po sila, no? Kaya mapapansin mo pa rin sila. Kahit kakaunti sila, mapapansin mo sila yung mga may sila yung mga kaunting bilang pero hindi mo pwedeng i-ignore. Ano kaya ang nasa isip ng mga taong ito? Ano kaya bakit hindi nila matanggap na na isang dayuhan ay tumutulong sa kapwa Pilipino? Ay hindi ko lamang lubos maisip bakit kaya sa isang dayuhan na nakikitaan natin ng pagtulong sa kapwa ay siya pa yung kinaiingitan. Siya pa yung binibigyan ng maling pag-interpretasyon. Thumbs down is maling pag-interpret po yan. Thumbs down is hindi mo na gustuhan.
hindi ka natuwa sa mga ginawa ng isang vlogger o sa ginawa ng video na yan. Hindi mo nagustuhan ang laman ng video na yan, kaya ikaw nag-thumbs down. Ngayon, ibalik natin. Siguro itong mga nag-thumbs down na ito, mga ka-five, man, eh sila siguro yung mas marami nang nagawa sa mundo. Siguro sila yung mga taong ang dami na nilang nagawa sa buhay. Siguro sila yung mga taong napakarami nang napatunayan sa buhay nila. Mga ka-5-9, sabi ko nga po kanina sa una kong bahagi ng video ito, ay hindi pumbaga na o aandar ang isang baterya kung hindi mo sasamahan ng negatibo ang isang positibo. Magkasama po talaga palagi yan. Kahit anong ganda ng ginagawa mo sa kapwa, kahit anong ganda ng naipapakita natin sa kapwa natin, mayroon at mayroon talagang pupuna sa ginagawa natin. Mayroon at mayroon talagang papansin sa mga ginagawa natin. Kumbaga, pilit kang hinahanapan ng butas, pilit kang hinahanapan ng mali sa kabila ng iyong ginagawang mabuti sa iyong mga kapwa, sa iyong kapwa-tao, sa pagtulong, lalo na sa panahon ng pandemya na ito, mga ka-firemen, na lalong tumataas ang bilang natin sa Pilipinas. Mga nakakapagtakang bilang, pero mahirap paniwalaan, pero nandyan po, lantaran, kitang-kita po natin ang kulang sa disiplina ng mga Pilipino, kaya tayo nagkakaganito. Ngayon, mga ka-5-9, kung puro na lamang tayo negatibo, ay hindi po aahon ang buhay natin. Mga ka-5-9, sana dumami pa ang isang Basil Manadil o The Hungry Syrian Wanderer para naman marami pang matulungan, hindi lang yung mga maliliit nating kababayan. Sa pagtanggap niya sa kanyang mga shops, magkakaroon na ng part 3 yung kanyang YOLO restaurant. At lalo pang nanganganak ngayon yung Yuboseyo. Sa pamamagitan ng mga ganitong pagtulong sa kapwa, lalo siyang nabiblessed. Lalong binibigay ang mga gusto niya. Lalong ibinibigay ng Panginoon ang mga dapat sa kanya. Which is karapat-dapat naman po talaga siya, mga ka-5-9. Sabi nga nila, hindi na natin maialis sa ating mga kapwa-tao na kung sino pa yung may magaling na ginagawa, siya pa yung pinupo ng magaling. Kung sino pa yung mas maraming na itutulong sa kapwa, siya naman yung binabash na nangangawa. Mga ka-5-9, sana po marami pa tayong maging ma-inspired ng ma-inspired tayo sa mga vlogger na ito. Ano? Ma-inspired na ma-inspired tayo sa kanilang mga ginagawa. Mga ma'am, mga sir, patuloy lang po tayong manalangin, lalo na sa mga nangyayari sa ating paligid ngayon, mga ka-5-9. Hari nawa magkaroon na ng solusyon o hari nawa matapos na ang lahat ng ito. At maraming salamat sa mga vlogger na tumutulong. Siyempre, si The Hungry Syrian Wanderer, si Ivana Alawi, si Sir Francis Leo Marcos, kahit nasa loob ay sige pa rin ang pagtulong sa kapwa. Yan po ang mga tunay na Pilipino. Mga ma'am, mga sir, saan mang dako ng mundo kayo, naroon, saludo po ako sa inyo. Huwag po natin kakalimutan ang magpasalamat sa araw-araw na buhay na binibigay sa atin ng dakilang lumikha. Ingat po tayo palagi at positive vibes lang po tayo. Positibo lang po tayo sa araw-araw. Maraming salamat po. Boom, boom!